Hello mga Mars! Welcome back to my channel. Huwag kayong magtaka kung ano yang nasa mukha kong itim-itim. Kaya for today's video ay isishare ko sa inyo kung ano ang pinagawa ko sa aking mukha. Nagpa-facial po ako mga Mars at nagpa-laser na mga warts. Ayan na po siya. Sinunog po yung mga warts na meron ako sa mukha. Face and neck po yung pinagawa ko mga Mars, kaya kung makikita nyo, meron ding mga itim-itim sa aking neck and chest. Kasi ngayon ko lang pala nalaman na meron pala akong warts din sa leeg and then sa chest. Akala ko lang dati ay sa face lang, kaya mostly pinapagawa ko sa face lang din po. Ayan, matagal din hindi ako nagpa-facial kasi pandemic nga, so walang punta sa aesthetic clinic. Kaya ngayon, pwede na, binisita namin ang aesthetic clinic sa Festival Mall. Meron akong isishare sa inyo na mga clip videos and photos na nakuha ko sa loob ng clinic. Kaya sana magustuhan nyo ang video na ito. Let's get started! Ayan mga Mars, nasa loob na ako ng room at pinatanggal nila yung top ko at nagsuot ako ng robe. At yan yung bed kung saan ako hihiga para gagawin. Una kasi ginawa sa akin, bago yung paglagay ng cream ay para akong hinilamusan para matanggal ang makeup ko. Kasi mga Mars, naka-makeup pa ako nyan. Kaya nilinis muna kasi unang procedure ay facial cleaning muna. Bago mag laser ng mga warts. Ayan, after cleansing, in-steam niya ako. After steam, nilagyan niya ako ng cream. Ayan, lalamutaki niya ang aking mukha. Alam mo, sa totoo lang mga Mars, antok na ako niyan kasi yung music, nakakadagdag antok talaga music. At lalo na yan, minasahi pa ang aking mukha. Ayan o. Kaya makita nyo dito, ang mukha, ang mata ko ay mamula. Namula dahil antok na talaga ako. Dahil mahabang proseso po kaya ito mga Mars. From facial to laser. Ayan. Ang sarap sa feeling yung minamasahe yung mukha. After nyan na ginawa ako, minasahe yung mukha ko, ay tinanggalan nila ako ng whiteheads. Wala naman akong blackheads, puro lang whiteheads. Tapos makikita nyo dito na namula talaga ang aking mukha kasi nag-react talaga siya. Ito yun mga Mars. Ayan. After nyan, lalagyan niya ako ng mask. Yan, a few moments later, eto na ako mga Mars. Ayan, nakababad na sa akin ang white mask. Hindi ko alam kung ilang minutes. Ayan, tapos mamaya babalikan ako ng therapist namin. At yan. Tatanggalin niya, pero bago niya tanggalin yung mask sa mukha ko, ay para niya munang minamasahe. Or mamasahein niya muna. Ayan. Another massage na naman sa face. Kaya nako, ang sarap matulog. Malamig na. Tsaka relaxing pa yung music at minamasahe pa yung mukha mo. Ay nako, sarap. After ng white mask, mga Mars, ay lalagyan nila ako ng anesthesia para sa laser. Ngayon mga Mars, nilagyan ako ng anesthesia para pag ni-laser, hindi siya masakit. Kaya abangan nyo mamaya ang pag-laser ng aking mga alagang warts. Babad mo na ang anesthesia ng 30 minutes sa face. Ayan na mga Mars.
inumpisahan na ang pagsusunog ng aking warts. Kung makikita nyo, ayan o, zinom ko pa yan. Makikita nyo yung may apoy, kunting apoy na lumalabas dyan sa needle na yan. At maaamoy nyo yung amoy sunog na balat. Ayan, wala siyang sakit mga Mars kasi nababad talaga yung anesthesia sa face ko kaya painless talaga siya. Bawat nilagay niya ng anesthesia, inilalagyan niya ng tape. Kaya kung makikita nyo, meron siyang tinatanggal sa face ko. Isa-isa na tape. Ayan, kita nyo. O, yun. At eto na ako mga Mars, after mag-laser, ayan na yung fresh na sunog na mukha ko. Ayan. Nagay na ako ng antibiotic cream dyan. At sa liig ko, hindi ko alam. Ang dami ko palang warts sa liig. Ngayon lang ako na tanggalan ng warts sa liig. Ayan. Mostly sa mukha. Marami ako dito sa eye. Dito sa eye. Ayan. After one day, kunti na lang. So, wala pa. Ang sabi kasi, baka 5 days ay magda-dry na to. Mag-i-scab na yan. Matatanggal na siya. Tapos, after 2 weeks, babalik kami sa facial clinic para i-check nila kung meron pa silang hindi na laser o hindi na cauterize. Tapos, pag meron, ili-laser nila ulit. Another ganyan na naman ang mangyayari. May itim. Yung susunogin na naman yung mga warts. Ang galing lang talaga kasi painless talaga siya. Hindi ako naluha. Ayan, update tayo sa pinakauterize or pinalaser naming warts. Kung warts, ayan. No? Pangatlong araw na to. Ayun yung dito sa forehead.
nagbakbak na yung itim kasi nag-dry na siya. Even sa leeg. Ayan. Kasi everyday ko siya nilalagyan ng antibiotic cream para mabilis siya mag-dry. Yung antibiotic cream na ginamit ko dito ay flamasin. Ayan. So baka wala pang 5 days ay wala na itong itim na itim. Itim-itim na to yung sunog na yan, yung mga ganito. Kasi magpi-peel off naman siya, mag-i-scab yan, di matatanggal. Tapos babalik na naman sa... Yan. Ito, natanggal na ako, kaya nag-red. And that's it, guys. Thank you for watching. Bibilang na naman ako ng ilang taon bago tumubo ang mga warts. Sabi nila, kaya ka nagkaka-warts ay dahil sa mga kinakain mo. Ganun, isa sa mga cause kung bakit may warts. Kung titingnan mo mismo ang iyong mukha, ng sarili mong mata, minsan hindi mo rin nakikita na may warts ka na pala. Kasi, unless kung hindi pa talaga siya malaki. Kasi pag sa facial clinic, meron silang nakikita talaga nila. Kung ako nga hindi ko napansin, meron pala ako dito sa leeg. Kasi nakikita nila mismo dun sa ilaw nila. Kaya ayan. At dito sa leeg, first time kong magpatanggal dito ng warts. Pero sa face, sanay na akong magpa-cauterize ng warts. Yung una kong nagpa-cauterize ay super dami talaga. Natatakman lang siya dati sa makeup. Pero pag wala na yung makeup, ikita mo na yung mga blemishes, mga warts. Kaya yung una talaga, ang dami, kaya minsan masakit yung iba kasi nga malaki na siya. Kaya pag may tumubo, nagpapa-laser ako. Natagalan nga lang ngayon kasi ng pandemic. Kaya, pero so far, sa mukha ko, kunti lang to mga Mars. Unlike nung pinaka-umpis ang dami. And that's it mga Mars. Thank you for watching. Don't forget to like, share, and subscribe and hit the bell button para ma-notify kayo if ever may bago akong scoop. Bye!